Speaking of band, Janine, we really can see how much you enjoy performing in your own gig talaga. Pwede mo bang ikwento sa lahat ng ating mga kapamilya kung paano nga ba nagsimula yung banda ni Janine? Paano to nabuo? Well, ano po, hindi, never ko po ito na kwento ata to. Ayan. First on hotspot. Go. First on hotspot. So, ang friend ko talaga doon, yung pinakaunang naging kaibigan ko po sa banda, si Jarlo Basay, yung nag-guitars and nag-keys. And he's his own musician, and he releases really good music. And we've been friends for over a year lang. Tapos we talk a lot about music, and then parang naging close talaga kami. And there was this one night, mga February yon, na naisip namin magsulat together kasi I don't really write songs with other people. Like, I only write by myself. Tapos sabi niya, Janine, tara, tulungan kita, produce, ako magpo-produce. Okay, sige, go. Tapos after our sessions, we just talk about random stuff, like sa life, like that. Tapos na, sabi ko, dude, sobrang frustrated ko kasi gusto ko na talaga ng banda. Gusto, may nag-invite sa akin ng gig kasi wala akong banda. Like, bar gig po na. Pangarap ko talaga na bar gig. So, wala akong banda, hindi ko alam ano gagawin ko. But I was just sharing to tell him lang, update him lang as a friend like that. Pero, hindi ko naman in-expect, natutulungan niya ako. Sabi niya po, ano ka ba? Ako bahala sa iyo. Next, this week, mag-ano na tayo, band rehearsal na tayo. Huh? Wow, Tapos, ganun kabilis. totoo ba? Sabi niya, oo, promise, magugustuhan ko raw yung, anong tawag dito? Magugustuhan ko raw yung marirecommend niya, sobrang gagaling daw. Tapos, parang nafe-feel ko, ever since na I really wanted to have a band po, sabi ko sa sarili ko, okay lang kung hindi the best of the best, basta magka-close po kami kasi hindi naman Yes. po ako masyadong magaling pa musically, so okay lang ako na we grew together. Pero when I met all of them, when I met Nico as my bassist, my drummer's name is Kirk, and then TJ is my guitarist, and Jarlo, when we all went in the room together, parang sobrang swak na swak po namin, pares po kami ng ugali. And then sobrang gagaling nila, like as in sobrang gagaling po nila. So it was just that, and then I kept telling them na, guys, banda tayo, ha? Banda tayo. Kasi baka ayaw po nila ako maging kabanda. Pero so far, nararamdaman ko naman po na they want to be in the family. And I'm really happy kasi ang saya lang po. Ang saya talaga. Sobrang saya. Ang galing. So talagang hindi pala ganun kaplanado, hindi nila tag, walang naganap ng mga auditions at all para Wala mabuo po. kayo. And ever since, like, because I've been talking about wanting a band for so long, and people tell me, uy, mag-post ka lang, mag-audition ka lang. Tapos Oo. parang hindi ko po nai-imagine na ako yung mag-judge na, oh, solid to. Parang wala akong, like, I'm not in the, wala po ako sa tamang headspace na mag-judge kung sino yung Mag-critic, kumbaga, di ba? mag-critic. Tapos parang yung universe na sila, God na lang nagbigay sa akin. Sabi, ito, naaawa na ako sa'yo. Ito, si Jarlo. Jarlo na bahala sa'yo. Parang Para sabi di ni ka na God. mahirapan. Opo. Love talaga ako ni Lord. Kasi grabe Oh, po. totoo. Sinasabi ko sa kanila every day na I'm really, really lucky to have them. Galing. Pero ano ba ang name ng banda ni Janine? Actually, I've been asking them lagi po na, tara, magawa na tayo ng name like that. Pero we've been talking na maybe you should keep the Janine Berdin muna and then just establish the band Oh, first. And then, bait. yeah nga po, parang okay lang din. Maybe soon, maybe if we want to go another direction, that's when we change names. Pero so far po, Janine Berdin lang. Tapos, I have Galing. my family with me. Very supportive sila sa iyo na kumbaga ikaw yan, sa iyo yan, Janine. Pangalan mo pa rin ang dadalhin natin. Pero in the future naman talagang pag-uusapan na if ever magkaroon ng band name talaga.